What is up, B-Fam? The week is almost over. Sana naman may plano na tayo for this weekend. If wala pa, why not try to do something different and out of your usual routine? And maray nyo, you'll find something that you'll enjoy doing for a long time. But ito, don't worry. Because whatever that may be, kasama nyo pa rin ako dito, your main boy, PJ Miranda, here on The Place to Be. Be happy, be you, be Brgy. B-Fam, there's nothing wrong with living an ordinary life. But imagine the power that you get to hold once you drop the usual to step up your game. You don't always need to let go of who you are in the process naman. And you can simply start by making the most of what you already have and just doing them extraordinarily this time around. And of course, ako kasi for example, when it comes to my hosting, no, na-realize ko kasi back in 2020, never ko talaga ginawa yung hosting. I just started out doing live streaming and then sinaba ko na yung sarili ko dito sa Brgy when it comes to TV hosting. Hindi ko masasabi kung kaya kong gawin itong mga to kung hindi ko siya gagawin for the first time. And today, let's hear it from a P-pop boy group who always proves that they have something new to offer in every comeback. It's now time to speak out and say it. Joining us again on Brgy is a six-member P-pop act who's also one of the pioneers of the growing P-pop fever in the country. Coming from an intense training, they already showed how capable they are in big stages, both locally and internationally. Pero kumusta nga kaya ang kanilang naging journey before reaching this idol status? Eto na ulit, sina Jayson, Jay, Alpha, Joker, Max, and Ace up! 1ST.ONE! Welcome, welcome back to Brgy. Hello po. Parang last week lang kasama namin kayo. Kamusta? Kamusta naman yung ginagawa nyo for the past few days? Super duper intense. And at the same time, of course, fulfilling. Kasi we get to live our passion. May tulog pa ba kayo sa mga lahat ng ginagawa nyo araw-araw? Meron ba? Mga 30 minutes. Kailangan. Parang part po siya ng mga kailangan namin gawin. Pero kasi, of course, dito sa Brgy, last time kasi nilalaman namin kayo, pero this time, we wanna know you on a deeper level, individually then as well. So, you've been idols kasi for almost 4 years na, no? Kaya naman, we're really curious how much you guys have grown. So, meron tayong quick activity para sa inyo. Uy. Nandito ang mga pictures nyo lahat. It's a Facebook! Ang gagawin nyo lang is papabunuti ko kayo na isa. And pag nabunot nyo yung taong to, i-describe nyo siya sa impression nyo sa kanya nung first time nyo siya na-meet. And ano na nga ba yung nagbago sa kanila. So, game? Game. 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 Let's go! Start tayo kay Jayson for this one. Okay. Get ready. Are you ready for it? Ready. Oh my God. Tanan. Sino yan? Uy! Alpha. Oh, Alpha. Ay, may tako ka. So, ano yung first impression mo kay Alpha? Jayson, ayun. Actually, trivia. Di ko pa na sa inyo nasabi. Si Alpha yung first member ko nakita, yung picture. Tapos, nung nakita ko pala sa picture, sabi ko, cool boy, parang hirap. As an introvert person, cool parang boy. Kayo ko ba itong ma-approach? Ganun? Parang cool boy naman ito. Kasi parang sumasayaw ka rin, parang in the moment ganun, parang sa K-pop ganun. Tapos ayun, nabit ko yung person, turns out, it's much worse. Cool boy. Joke lang. Nung nabit ko na yung person, yun pala, kuya talaga siya. Wow. Chris. Pero that was before, no, first time mo siya ma-meet. Ngayon naman, ano yung nakita mo mga developments sa personality niya? Actually, yun yun. Sagay ko lang, kasi meron kasi kaming series. So parang after, kasi yung nag-shoot kami series sa Korea, parang mas doon kami nag-build lalo ng relationship. Pagkasama kami sa room, tapos... Nagadaan-daan lang, Jason. Sorry. Naka.5 yung speed natin. Sorry. Nalaman namin na nag-start ka sa P-pop world, no, na parang zero experience pa when it comes to performing. So paano mo na-improve naman yung singing and dancing skills mo through the years?
Actually, training mo, consistency. Gano'ng katagal yung training mo? For me, almost 2 years bago po ako mag-debut. Nag-training po ako noon. After ko graduate sa senior high school, pumunta na po ako sa first one entertainment for training. Aside from that, sinsakto si Alpha yung napili mo kanina. You and Alpha were also part of a Thai series daw. Yes. So, can you tell us more about this and your experience yun naman doon? Doon ko na-realize na parang gusto ko pa mag-explore sa acting. Mm. Kasi nung una super anxious talaga ako kasi parang first time ko itong mag-acting tapos parang very low confidence, ganun. Mm-hmm. Siyempre first time. And since lumipat na tayo kay Alpha, ikaw naman yung next na ano dito? Yeah. Bubunot. Ay, Awit! Uy! Awit! The leader niya yun. Awit! First impression mo kay Ace? First impression ko kay Ace, ano siya agad, approachable. Dati, bago pa kami maging first one, mag-best friend talaga kami. Pero bago kami maging magkaibigan, naging... ano niya rin, dancer niya ako dati kasi nag-solo artist siya dati. Hanggang sa nung nakilala ko pa siya lalo, tapos doon ko rin napagtanto na approachable pala talaga si Ace. Yes. Pero ikaw kasi, no, you were a member also of a dance group before, like what you mentioned. Tama ba? Yes, anong po, dance group mo before? Before po ako mag-first one, sa Maneuvers Ignite po ako dati. Paano naman ako tulong yung experience mo with that group sa pagiging idol mo naman ngayon? Nagkaroon po ako ng foundation in terms of dancing. Kay Jay naman tayo. Ikaw na. Go, Jay. Tatawa ka. Tatawa ka na. Ay, wala. Sino nabunot mo? Si Tropa. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Si Tropa. Easy mo, ha? Okay, kay Joker. Si Joker. First impression mo kay Joker? Sakto lang po. De, actually po kami ni Joker, almost similar po sa kanila ni... Ace and Alpha. Parang lalala naman ako eh. Nihinig ka naman. Nihinig ka naman eh. Kalma. Pero nung sa amin po kasi, nag-meet na po kami nung high school namin. And then, doon pa lang po, nagda-dance na kami. And also, magkalaban po kami. Po sino madalas na nanalo sa inyo nun? Siya po. Kaya nung una pa lang, hate ko na siya. Pero nung ano po, nung dumating na po kami nung college, same school na naman po kami. This time, naging same na po kami ng team kasi nagko-compete po kami sa iba pang school, parang mga inter-school. Yun po, parehas na po kami talo. Nadala na sa'yo. Sinama mo. And aside from dancing, mahilig ka rin daw sa instruments. Opo, tama po. Natatawa po siya kasi po, siguro po natutunan ko na hindi lahat ng bagay para sa'yo. Yung mga bagay talaga na hindi para sa'yo, kailangan mo tanggapin yun. Tumutulong ka rin sa paggawa ng mga kanta nyo, especially sa mga comeback songs? Actually, parang natutulong ko po, parang consumption lang. Hindi, actually po, pagkadating po sa music, medyo nagbibigay lang rin po kami ng mga opinions namin, which is for me parang... malaking tulong naman din po kasi opinion, tapos nagbibigay rin ng mga peg like that. Always naman po kaming ganun sa pagdating sa lahat ng bagay, even the choreo, ganun po. Gusto mo ba umabot sa point na makapagsulat ka rin? Opo, siyempre. Kaya. Ayan, diba? Maraming mo naman the coming songs nyo pa na marirelease. Pero ayan, B-Fam, na-meet na natin even more ang 3 members na ng first one and 3 more to go. When we return, mas makikilala pa natin sina Joker, Max, and Ace sa pagbabalik ng BRGY. Right back. Yo, B-Fam! Ako nga pala si Juan Kawili. Ang biggest celebrity crush ko nga pala ay si Catherine Bernardo. Sino ba namang hindi, di ba? So, kahit sino papangarapin na maging lady of his life si Catherine dahil gandang Pilipina, wala ka na masasabi. Yeah!